Isang abogado, dumalaw sa kulungan para sa isang kaso. Ngunit laking gulat niya nang may makita siyang pamilyar na tao. Kung sino ito, tunghayan sa ating kwento. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pasita, halika na, kakain na tayo. Wika ni Tatay Armando sa kanyang asawang si Nanay Pasita. Dalawa lamang sa buhay si Tatay Armando at Nanay Pasita. Wala silang anak dahil sa kondisyon ni Nanay Pasita na may sakit sa puso, kung kaya't para sa kaligtasan ng asawa ay mas pinili na lamang nila na hindi magkaanak. Nagtaka si Tatay Armando nang walang makuhang kahit na anumang sagot mula sa asawa, kung kaya't kaagad niya itong pinuntahan sa kanilang tulugan. Ilang beses pa itong niyugyog at kinausap ni Tatay Armando. Ngunit walang sagot si Nanay Pasita. Doon na nagpanik si Tatay Armando nang mapagtanto na hindi na humihinga si Nanay Pasita. Naiyak na lamang si Tatay Armando at niyakap ang walang buhay na katawan ng mahal na asawa. Dinala ito ni Tatay Armando sa ospital at ang sanhi ng pagkamatay nito ay atake sa puso. Lubos na nalungkot si Tatay Armando sa pagkawala ng kanyang mahal na asawa na si Nanay Pasita. Hindi niya lubos maisip na darating sa ganoong punto ang mangyayari sa kanyang asawa. Lahat naman ay kanyang ginawa para lamang hindi mawala ang asawa. Lahat ng kanilang ipon at ari-arian ay kanilang naibenta para lamang sa maintenance ni Nanay Pasita at nalubog pa si Tatay Armando sa utang. Ngunit lahat ng iyon ay hindi pa din naging sapat dahil binawian pa din ng buhay ang mahal na asawang si Nanay Pasita. Makalipas ang ilang araw ay nailibing na nga si Nanay Pasita at ang mga abuloy na nalikom ni Tatay Armando ang siyang ibinayad niya sa kanilang mga kautangan. Nang dahil sa biglang pagkawala ng asawa ay labis na nalungkot si Tatay Armando, kung kaya't iginugol niya ang kanyang oras at buhay sa bukid upang kahit papaano ay maibsan ng lungkot at pangungulila na kanyang dinaramdam. Matanda na si Tatay Armando at pagsasaka lamang ang kanyang hanap buhay at pinagkikitaan, kung kaya talaga naman na napakahirap ng kanyang buhay, lalo na ngayon na matanda na siya at nag-iisa na lang sa buhay. Tatay Armando! Aba, ang sipag mo ah! Nako, tirik na tirik pa naman ang araw, delikado yan! Wika ng isa sa mga kapitbahay ni Tatay Armando. Nako, wala yon. At saka sanay na ako sa ganon. Wika ni Tatay Armando at ngumiti pa sa mga ito. Ikaw pong bahala, basta kami nagsasabi lamang. Kumain ka na po ba? Halika na, sumabay ka na sa amin. Alok nito kay Tatay Armando dahil kumakalam na din ang sikmura at hindi na iyon tinanggihan pa ng matanda. Nako, hindi ako tatanggi dyan dahil grasya iyan. Mahirap tumanggi sa biyaya ng Diyos. Nakangiting wika ni Tatay Armando. Mahirap man ang buhay ay iilan pa din ang mabubuting loob ang madalas ay tumutulong kay Tatay Armando. Ngunit kahit ganun pa man ay ayaw umasa ni Tatay Armando sa mga tulong ng kapwa dahil alam niya na hindi sa lahat ng oras ay may mabubuting tao ang tutulong sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, buwan na taon, nasanay na si Tatay Armando na mag-isa sa buhay at tinanggap na lamang niya na wala ng asawang si Nanay Pasita. Gayunpaman, may lungkot pa din sa puso ni Tatay Armando dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Isang araw habang abala sa pagsasaka, ay may isang batang napadpad sa sakahan ni Tatay Armando. Magandang araw po. Baka po may pagkain po kayo dyan. Gutom na po kasi ako. Wika ng bata kay Tatay Armando. Dungis-dungis ang bata. Punit-punit na ang suot nitong damit at mababakas ang pagod sa mukha ng batang lalaki. Kaagad na naagaw nito ang pansin ng matanda. Oh, iho, ano ginagawa mo dito sa bukid? At bakit ganyan ang iyong itsura? Saan ka ba nagsususuot? Baka mamaya'y hinahanap ka na sa inyo. Tura ni Tatay Armando sa bata at saka inabutan ito ng tubig. Wala na po akong pamilya. Hindi ko na din po alam kung paano ako napadpa dito sa lugar nyo. Naglakad-lakad lang po ako at ayun, nakarating po ako dito. May pagkain po ba dyan?
Pwede po bang makahingi kahit na kakaunti lamang po? Kahapon pa po kasi ako walang kinakain. Wika ng bata kay Tatay Armando. Natahimik naman si Tatay Armando at saka kinuha ang kanyang baon na kamote na nag-iisa na lang. Ah, sige, sayo na tong kamote ko, oh. Kaso kamote lang yan, pero pantawid gutom na din. Ano bang pangalan mo? Litanya ni Tatay Armando. Dahil likas na matulungin, kahit na para na lamang sa kanyang kamoting baon-baon, ay hindi ito nagdalawang isip at ibinigay ang pagkain sa bata. Kevin pong pangalan ko. Salamat po dito sa pagkain. Wika ng batang si Kevin. At gutom na nilantakan ang isang kamote. Hindi makapaniwala si Tatay Armando na ganun kagutom ang bata. Kevin ang pangalan mo? Anong apelido mo? San ka ba nakatira? Tutulungan kita na makauwi sa inyo. Baka mamaya ay hinahanap ka na ng pamilya mo. Wika ni Tatay Armando at ibinigay ang tubig sa batang si Kevin. Hindi ko po alam kung saan ako nakatira. Pati apelido ko po hindi ko din po alam. Ang pangalan ko lang pong natatandaan ko at yun ay Kevin. Sagot ni Kevin kay Tatay Armando. Kung ganun, edi wala ka palang tutuluyan. Takang tanong ni Tatay Armando kay Kevin. Mariing umiling ang batang si Kevin at saka sumagot. Wala po talaga akong tutuluyan. Wika ng bata at naawa naman si Tatay Armando kay Kevin. Ganun ba? Kung wala kang tutuluyan, edi sumama ka na lang sa akin. Wala naman akong kasama sa bahay dahil matagal nang namayapa ang asawa ko. At wala din naman akong anak. Bukas din ay tutulungan kita na mahanap ang pamilya mo. Wika ni Tatay Armando kay Kevin. Kaagad na natuwa ang batang si Kevin sa tinuran ni Tatay Armando. Talaga po? Yay! Hindi na ako magiging palaboy. Salamat po! Magiliw na wika ni Kevin at niyakap si Tatay Armando. Napangiti naman si Tatay Armando at naisip na ganun palang pakiramdam na may batang yumayakap sa kanya. Tatay Armando na lang ang itawag mo sa akin. Bukas na bukas din sasamahan kita kila Kapitana para malaman natin kung saan ka nga ba nakatira at sino ang pamilya mo. Dahil panigurado ako ay nag-aalala ng mga iyon sa'yo. Wika ni Tatay Armando kay Kevin. Mabilis naman na tumango ang bata at tinapos lang kanyang pagkain ng kamote. Noong araw nga na yon, ay nanuluyan ang batang si Kevin sa tahanan ni Tatay Armando. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-agahan na ang dalawa at nagtungo sa barangay upang ipaalam ang kinaroroonan ni Kevin at malaman ang pagkatao ng bata. Kevin, wala ka ba talagang natatandaan maliban sa pangalan mo? Tanong ng kapitana kay Kevin. Wala po talaga eh. Wala akong matandaan. Basta ang alam ko lang ay Kevin ang pangalan ko. Paliwanag ng batang si Kevin at natahimik na lamang ito. Sige, sasabihin na lang kita Tatay Armando kung may mahanap kami na impormasyon patungkol sa mga magulang ni Kevin. O kaya naman kapag may naghanap sa kanya, agad-agad naming ipaparating sa inyo. Wika ng kapitana at napatango na lamang si Tatay Armando at walang nakuhang impormasyon patungkol sa bata. Nagtanong-tanong pa sila Tatay Armando at Kevin sa mga kapitbahay at kalapit na lugar. Ngunit wala talagang nakakakilala kay Kevin. Dahil doon ay nagpa siya si Tatay Armando na kupkupin na lamang ang batang si Kevin. Ilang araw din ang lumipas, wala talagang naghanap na kahit na sinong pamilya kay Kevin. Kung kaya't nanirahan na ito kasama ni Tatay Armando. Sa munting tahanan ni Tatay Armando, nanuluyan si Kevin at itinuring ito ni Tatay Armando na kanyang tunay na anak. Tatay Armando, wala po ba kayong kamag-anak? Wala po bang tumutulong sa'yo? Matanda ka na po, dapat ay nasa bahay ka na lang. Pero heto ka pa po at nagsasaka. Wika ni Kevin kay Tatay Armando. Napangiti naman si Tatay Armando sa tinuran ng batang si Kevin. Nako, sa hirap ng buhay ngayon, mahirap umasa sa tulong ng kamag-anak. Oo nga, tutulungan ka nila sa una, pero hindi sa lahat ng oras. Baka mamaya makatanggap ka pa ng sumbat sa kanila. Kaya mas maigi na lang na mabuhay sa sariling sikap. Kahit mahirap, alam mo na, dapat mong pahalagahan ang bagay na yon dahil ikaw mismo ang nagpagod para lamang sa bagay na yon. Paliwanag naman ni Tatay Armando kay Kevin. Napatangutang naman si Kevin at saka nagsalita.
Sa bagay, tama ka po. Wala naman pong ibang aasahan kundi ang sarili lang. Pero salamat po ah, dahil kahit hindi mo po ako kadugo o kamag-anak, eh hindi ka po nag-alinlangan na tulungan at kupkupin ako. Nakangiting wika ni Kevin kay Tatay Armando. Wala iyon at saka mag-isa na lang naman ako sa buhay. At nang dumating ka, edi dalawa na tayo. Nakangiting wika ni Tatay Armando at tatawa naman si Kevin. Nang dahil sa batang si Kevin ay tila ba kahit papaano, ay nawala at naibsan ang kalungkutan ni Tatay Armando. Tatay Armando, huwag ka pong mag-alala. Tutulong po ako sa inyo sa bukid para po hindi ako maging pabigat sa inyo. Wika ng batang si Kevin kay Tatay Armando. Hindi mo naman kailangan na gawin yan. Pero kung yan ang nais mo ay hindi kita pipigilan. Wika ni Tatay Armando kay Kevin. Naging katuwang na ni Tatay Armando ang batang si Kevin. Hanggang sa dumating ang pasukan at humingi ng tulong si Tatay Armando sa mga guro upang maipasok ang batang si Kevin. Tatay Armando, sigurado ka po ba na papasok ako sa eskwela? Takang tanong ni Kevin kay Tatay Armando. Oo naman. At saka dapat ang bata ay nag-aaral para sa hinaharap ay may magandang kinabukasan ng iyong mata mo at hindi kagaya ko na tumanda na lang sa pagsasaka. Sige po, Tatay Armando, mag-aaral po ako ng mabuti para makatulong ako sa inyo sa hinaharap. Wika ni Kevin at niyakap naman ito ng matanda. Kahit hirap sa buhay ay ginawa ni Tatay Armando ang lahat para lamang maibigay ang mga pangangailangan ni Kevin kahit na maganda kuba-kuba na ito. Naging katuwang nito si Kevin at talaga namang masipag at maaasahan ang bata. Isang umaga, maaga pa lang ay gising na si Tatay Armando at pagbukas niya sa kanilang bigasan ay isang gatang na lamang ang kanilang bigas at nag-iisa na lamang ang tuyo na natira. Kaagad na niluto iyon ni Tatay Armando at hinain sa hapag bago pa man magising ang batang si Kevin. Magandang umaga po, Tatay Armando! Masiglang bati ng batang si Kevin. Mag-agahan ka na riyan! Wika ni Tatay Armando at tahimik lamang na nakaupo sa silya at nakikinig ng radyo. Kumain ka na po ba, Tatay Armando? Gusto mo po ba ang ipagtimpla kita ng kape? Tanong ni Kevin kay Tatay Armando. Hindi na, Kevin. Nag-agahan ako kanina pa. Kumain ka na lang dyan at ako nang magtitimpla ng aking kape. Pagsisinungaling pa ni Tatay Armando. Kahit na hindi pa nag-aagahan ay sinabi na lamang na matanda na kumain na siya dahil alam niyang hindi kasya para sa kanilang dalawa ang pagkain. Nagtimpla na lamang ng kape si Tatay Armando at tiniis ang pagkulo ng kaniyang tiyan. Matapos na mag-agahan ay dumiretso ang dalawa sa sakahan at nagtrabaho na si Tatay Armando. Samantalang si Kevin naman ay namumulot ng kahoy para sa kanilang panggatong. Uy Kevin, may ayuda sa barangay, sama ka sa amin? Tanong ng mga bata kay Kevin. Ayuda? Teka, syempre sasama ako riyan. Magpapaalam lang ako kay Tatay Armando. Wika ni Kevin at kaagad na tumakbo patungo sa matanda. Oh, saan ka naman pupunta? Tanong ni Tatay Armando kay Kevin. Gutom na ang matanda, ngunit tinitiis lamang niya iyon upang hindi mapansin ng bata. Sasama lang po ako sa ibang bata para pumunta sa barangay dahil may ayuda daw. Masiglang wika ni Kevin kay Tatay Armando. Ganun ba? O sige, bumalik ka kaagad ha? Baka kung san-san ka na naman magsususuot. Paalala ni Tatay Armando kay Kevin. Kaagad na tumango si Kevin at sumama sa mga kalaro patungo sa barangay. Oh Kevin, buti naman na nakasama ka. Heto oh, para sa inyo ni Tatay Armando. Maswerte ka at may kumupkup sa'yo sa kabila ng hirap ng buhay. Wika ng kapitana kay Kevin. Ngumiti naman si Kevin dahil totoo naman ang sinabi ng babae. Maswerte siya kay Tatay Armando. Dahil kahit hirap na ito sa buhay, ay nagawa pa din itong tanggapin si Kevin ng walang pag-aalinlangan. Maswerte po talaga ako kay Tatay Armando. Kahit hindi niya ako tunay na kadugo, ramdam ko ang pag-aalaga niya sa akin. Wika ni Kevin at matamis na ngumiti. Kaya magpakabait ka. O sige na, umuwi ka na at baka naghihintay na sa'yo si Tatay Armando. Wika ng kapitana at nagpasalamat naman doon si Kevin. At saka may ngiti sa labi nang umalis sa lugar na yon.
Muling bumalik si Kevin sa bukid at naabutan nito si Tatay Armando na pawisan at hingal na hingal. Tatay Armando, may dala po akong pagkain. Lulutuin ko po ito mamaya. Pagbalik natin sa bahay. May ngiti sa labi na wika ni Kevin kay Tatay Armando. Aba, sakto. At huling sinaing ng kaninang kinain natin. Wika ni Tatay Armando at nadinig pa ni Kevin ang pagrereklamo ng tiyan ng matanda. Uwi na po tayo para makapagpahinga ka na. At saka po para makakain na din po tayo. Wika ni Kevin at inalalayan pa si Tatay Armando na makatayo. Ngumiti naman si Tatay Armando dahil kahit papaano ay nagkaroon siya ng katuwang sa buhay at iyon nga yung batang si Kevin. Noong araw nga na iyon ay iniluto ni Kevin ang bigas na kanyang nakuha mula sa relief goods at iginisang sardinas. Masayang nagabihan ang dalawa at kahit papaano ay napawi na ang gutom ni Tatay Armando na kanyang tinitiis sa loob ng ilang oras. Hindi ito kumakain ng agahan, maging ng tanghalian. At sinambit lamang sa batang si Kevin na tapos na siyang kumain upang hindi na mag-alala pa ang bata sa kanya. Ilang beses din nangyari ang ganong bagay at palaging tinitiis ni Tatay Armando ang kanyang gutom para lamang sa batang si Kevin. Madalas itong magsinungaling kay Kevin na busog pa at tapos nang kumain samantalang ang totoo ay kumakalam na ang sikmura nito at hindi pa talaga kumakain. Sa paglipas ng araw, wala talagang kahit na sinong kamag-anak ang naghanap sa batang si Kevin, kung kaya tuluyan na itong nakasama ni Tatay Armando. Minahal ni Tatay Armando si Kevin na para bang tunay niyang kadugo, at higit sa lahat ay tunay niyang anak. Nang dumating ang pasukan, ay nagpa siya si Tatay Armando na i-enroll si Kevin sa paaralan at humingi ito ng tulong sa mga guro na kanyang kakilala. Nako, Tatay Armando! Paano po yan? Iwala pong birth certificate itong si Kevin. Tanong ng isang guro. Paano po bang gagawin? Pwede po bang papasukin nyo na lang muna siya at ihahabol ko na lang? Wika ni Tatay Armando. Nadinig naman ni Lolita ang suliranin ni Tatay Armando at kaagad itong lumapit sa matanda. Sige ma'am, ipasok nyo na si Kevin. Ako nang bahala sa birth certificate ng bata. Tatay, mamaya dumaan ka po sa akin ha? Wika ng gurong si Lolita. Tutulungan mo po ako? Nakangiting wika ni Tatay Armando. Oo naman po. Wika ni Lolita at ngumiti sa matanda. Matapos nga nakausapin ng isang guro, ay dumaan na si Tatay Armando sa classroom ni Lolita. Ma'am, ano po bang kailangan? Tanong ni Tatay Armando sa gurong si Lolita. Nabalitaan ko po na wala po kayong impormasyon patungkol kay Kevin, kaya panigurado ay late register na ang bata. Bibigyan natin siya ng pagkakakilanlan. Tutulungan po kita doon at ako na pong bahala sa gastusin. Nakakatuwa po kasi ang determinasyon mo para lang makapag-aral ang bata kahit na hindi mo siya kadugo. Wika ng gurong si Lolita kay Tatay Armando. Si Kevin po para ko ng anak simula nang dumating siya sa buhay ko. Nagkaroon ulit ako ng dahilan para mabuhay dito sa mundo. Buhat nang mawala kasi ang asawa kong si Pasita, nag-iisa na lang ako sa buhay. At sobrang lungkot ang nadarama ko noon. Mabuti nga dumating yung si Kevin, kahit papaano hindi na ako nalulungkot. Paliwanag ni Tatay Armando. Napangiti na lamang ang gurong si Lolita dahil sa sinabi ni Tatay Armando. Sana po lahat ng tao ay ganyan sa pananaw mo, Tatay Armando. Iilan lang kasi ang may mabubuting puso na handang tumulong sa kapwa. Madalas pa ay nanghuhusgang mga ito kaya saludo po ako sa kabutihan ng inyong puso. Masayang wika ni Lolita sa matanda. Kung pwede nga lang sana na maibahagi ang kaugalian na ganito ay gagawin ko talaga yun. Yun nga lang nakadepende pa rin sa tao ang isang gawa. Wika ni Tatay Armando at mapait na napangiti dahil sa katotohanan na hindi lahat ay tulad niya at handang tumulong sa kanyang kapwa. Matapos ang masinsinang pag-uusap na yon, ay kaagad na umuwi si Tatay Armando bit-bit ang magandang balita kay Kevin. Tatay Armando, saan ka po galing? Bakit po ang aga mo atang umalis kanina? Pagtatanong ni Kevin sa matanda at pinagtimpla ng kape si Tatay Armando. May magandang balita ako sa'yo, Kevin. Nakangiting wika ni Tatay Armando kay Kevin. Ano po yon? Mukhang saya-saya mo po ah. Hindi makapaghintay na wikang tanong ni Kevin
at iniabot ang kape kay Tatay Armando. Sa pasukan ay makakapag-aral ka na. Hindi ba gusto mo yon? May isang guro ang tumulong sa akin para mapa-enroll kita. At isa pa, tutulungan niya din ako na makakuha ng birth certificate. Nang sawa kasi magiging tunay na anak na kita. Masayang wika ni Tatay Armando kay Kevin. Kaagad na naluha naman si Kevin at saka nagturan. Totoo po? Salamat Tatay Armando ah! Hindi makapaniwalang wika ni Kevin at isang mahigpit na yakap ang iginawad nito sa matanda. Wala iyon. Kita ko na desidido ka matuto. Kaya naisipan ko na ipasok ko sa eskwela. Maganda din na merong pinag-aralan. Para naman sa hinaharap ay may maganda kang kinabukasan. At kahit papaano ay may nagawa ko para sa'yo. Matamis na wika ni Tatay Armando kay Kevin. Ang sweet mo naman po, pero maraming salamat po ha. Pangako po, gagawin ko pong lahat at pagbubutihin ko po ang aking pag-aaral. Para naman po ay makabawi ako sa inyo sa lahat ng sakripisyong ginawa mo sa akin. Masayang wika ni Kevin at pinahid naman ng matanda ang luha ng bata. Huwag mong gawin ang bagay na yan para sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Dahil sa tamang panahon ay magagamit mo yan. Tandaan mo lang, kahit mahirap, lahat gagawin ko makamit mo lang iyong pangarap. Masayang wika ni Tatay Armando sa batang si Kevin. Basta, gagalingan ko po. Nakangiting wika ni Kevin. Alam ko naman na magagawa mo eh. Wika ni Tatay Armando at matamis na humiti kay Kevin. Sobrang sayang na darama ni Kevin ang dahil sa magandang balita na sinaad ni Tatay Armando sa kanya. Bukod kasi sa makakapag-aral na siya, ay magkakaroon na din si Kevin ng legal na pangalan ng apelido. At yon ay ang apelido ni Tatay Armando. Makalipas ang ilang buwan na paghihintay, dumating na din ang pasukan. Maaga pa lang ay gising na si Tatay Armando para ipaghanda ng agahan si Kevin. Tatay Armando, ang aga mo naman pong nagising! Wika ni Kevin at pupungas-pungas pa ito dahil sa pagising ng matanda. Maaga ka dyan, sige na mag-agahan na tayo. Ihahatid pa kita sa eskwela. Wika ni Tatay Armando kay Kevin. Ihahatid mo po ako? Huwag na po Tatay Armando, magpahinga ka na lamang po dito. At saka di ba po pupunta ka pa po sa bukid? Kailangan mo pa pong matulog. Kaya ko naman na pong pumasok na mag-isa. Tura ni Kevin kay Tatay Armando. Aba, syempre, unang araw mo sa paaralan. Hindi pwedeng wala doon ang Tatay Armando mo. Ito nga pala, ipinagluto kita ng itlog at hotdog para masarap naman ang iyong baon. Masayang wika ni Tatay Armando kay Kevin. Nako, baka naman po wala ka na pong natira para sa inyo. Mas kailangan niyo po ng pagkain kesa sa akin. Wika ni Kevin kay Tatay Armando. Ngumiti lamang si Tatay Armando sa bata at saka iniligay ang baon sa kanyang hinandang bag ng batang si Kevin. Ayos lang ako, huwag mo akong isipin. At saka may pagkain naman ako dyan, ang mahalaga ay may baon ka. Kasi kapag walang laman ang iyong tiyan, hindi gagana ang iyong isip. Wika ni Tatay Armando kay Kevin. Mas mahalaga pa din po sa'yo dahil mabigat po ang pagsasaka mo. At saka alam ko naman po kung gaano kahirap ang kumita ng pera. Hindi naman kailangan na masarap kahit kamote ay ayos na. Basta pantawid gutom. Paliwanag ni Kevin kay Tatay Armando. Napangiti naman si Tatay Armando dahil sa tinura ng bata. At hindi nga siya nagkamali na kinupkup niya ang bata. Sige na, kumain ka na at ihahatid pa kita. Dadaan din ako doon kay Gurong Lolita para sa impormasyon patungkol sa birth certificate mo. Tura ni Tatay Armando. Ang bait naman po ng gurong yun, ano? Sana lahat ng tao ay katulad ninyong dalawa na handang tumulong sa mga nangangailangan. Yung mga tao kasi noon na nakasalamuha ko, hindi na nga tumulong, nanlamang pa ng kapwa. Wika ni Kevin at saka nag-umpisang kumain. Napaisip naman si Tatay Armando sa mga pinagdaanan ng batang si Kevin dahil mababa ka sa bawat kwento nito, ang sakit at saklap ng pinagdaanan nito. Matapos na mag-agahan, ay binuhat na ni Tatay Armando ang bag ng batang si Kevin at sabay na naglakad ang dalawa patungo sa bayan. Dahil nandoon ang paaralan ng kanilang lugar. Tatay Armando, aba, estudyante na iyang ampon mo ah.
puna ng mga kapitbahay na nakakita sa dalawa. Anak ko siya, hindi na ampon. Wika ni Tatay Armando sa mga ito. Ipinagmalaki ng matanda ang pagiging ama niya sa batang si Kevin. Sobrang sayang na darama ni Tatay Armando dahil sa pagdating ni Kevin sa kanyang buhay. Ang dating pangarap niya na magkaroon ng anak noong nabubuhay pa ang asawang si Nanay Pasita ay tila ba natupad ang dahil sa pagdating ni Kevin sa kanyang buhay. Lahat ay masaya sa naging samahan ng dalawa at natutuwa ang mga ito nang makita si Kevin at Tatay Armando na patungo sa eskwelahan. Tatay Armando, dito na po ako. Mag-iingat ka po sa bukid ha at huwag ka po masyadong magpakapagod. Huwag mo po akong alalahanin dahil gagalingan ko po. Masayang wika ni Kevin kay Tatay Armando at niyakap ang matanda ng sobrang higpit. Alam ko naman na magagawa mo at makakamit mong pangarap mo. Nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Sige na, pumasok ka na. I-enjoy mo na ang unang araw mo sa eskwela. Masayang wika ni Tatay Armando kay Kevin. Ngumiti pa ang bata bago tuluyang pumasok sa silid-aralan. Para bang proud tatay si Tatay Armando nang makita niya si Kevin na nakaupo sa loob ng eskwelahan at nakatingin habang kausap ang mga kamag-aral nito. Matapos nun ay kaagad na dumiretso si Tatay Armando sa room ng gurong si Lolita. Oh, Tatay Armando! Mabuti naman po at napadaan ka. Kailangan ko lang po ng valid ID mo at marriage contract po ninyong mag-asawa para naman po maipaapilido sa iyo ang batang si Kevin at kayo na po ng asawa mo ang magiging legal na magulang ng bata. Paliwanag ng gurong si Lolita kay Tatay Armando. Mabuti na lang at dinala ko na. Wika naman ni Tatay Armando at inilabas ang mga hinihingi ng guru sa kanya. Ayun, makakaasa ka po na mairirehistro ka agad si Kevin. Huwag ka na pong mag-alala sa gastusin, ako na pong bahala. Nakangiting wika ng gurong si Lolita kay Tatay Armando. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lolita. Pasasalamat ni Tatay Armando sa guro. Wala po yun, saludo po ako sa tulad mo na kahit nakapuspalad ka po, ay handa kang tumulong sa katulad ni Kevin. Wika ni Lolita kay Tatay Armando. Pangarap po kasi na magkaroon ng anak, kaya gano'n na lang ang pagpupursige ko. At saka simula nang dumating si Kevin, ay muling nagkaroon ng siglang buhay ko. Simula kasi nang mawala ang asawa kong si Pasita, ay parabang nawala na ako ng gana para mabuhay. Pero sadyang mabuti ang Diyos at hindi ako pinabayaan na sumuko sa buhay. Wika ni Tatay Armando at matamis na ngumiti sa guro. Ngumiti naman pabalik si Lolita at kalaunan ay sinirox nito ang mga dokumento na kailangan para sa birth certificate ni Kevin. Matapos naman nun ay nagtungo na sa bukid si Tatay Armando at napangiti ito nang makita na malaki na ang bunga ng kanyang sitaw. Kung kaya't kaagad na hinarvest iyon ni Tatay Armando. Kahit tirik na tirik ang araw ay tinapos ni Tatay Armando ang kanyang pagguha ng mga gulay. Matapos na makuha ang mga gulay na kanyang tanim, ay sumilong si Tatay Armando at saka uminom ng tubig. Binuksan nito ang kanyang baon na kamoting nilaga. Sa totoo lamang, ay nagsinungaling lamang siya sa batang si Kevin na may pagkain ang itinabi para sa kanyang sarili. Pero ang totoo, ay kamote talagang nilaga ang kanyang pagkain. Lahat ng perang na pagkakitaan ni Tatay Armando ay kanyang ibinili ng bigas. At dahil sa pagtitipid upang tumagal ang pagkain at may pangbaon sa eskwela si Kevin, ay naglaga lamang siya ng kamote na pangbaon niya naman. Ngumiti si Tatay Armando at saka kinain ng kamote at isinawsaw iyon sa asukal. Nang nakaramdam ng kabusugan ay nagumpisa ng itali ni Tatay Armando ang mga sitaw at talong na kanyang inani. Matapos na gawin ang mga bagay na yon, ay kahit tirik ang araw ay nilalako pa din ng matanda ang mga gulay na kanyang inani. Tatay Armando, ano po yung gulay na inilalako mo? Abay, katirik-tirik ng araw, mamaya ay mapano ka niyan. Puna ng isang kapitbahay kay Tatay Armando. Nako, wala yung araw-araw na yan. Ano, bibili ka ba? Bagong ani lang ang mga gulay na nilalako ko. Masarap ito dahil bagong ani. Tura ni Tatay Armando. Aba, masarap nga yan oh. Baka may bibili pa dyan. Sakto ito at pang-ulam mamayang gabihan. Pabili ako, Tatay Armando, nitong kalabasa, talong, gagataan ko. Wika ng babae kay Tatay Armando.
Bueno, mano ka. Salamat, ha. Wika ni Tatay Armando at sinupot ang binili ng babae. Naglibot-libot pa si Tatay Armando upang ilako ang kanyang paninda at laking tuwa nito nang maubos ang kanyang mga gulay na paninda. Tatay Armando, sa susunod ulit, ha. Bagsakan mo ako ng mga bagong aning mo na gulay. Wika ng isang tindera sa palengke. Oh, sige. Sa susunod na ani ko ay sa'yo ko agad dadalhin. Wika ni Tatay Armando at numiti. Kaagad na bumili si Tatay Armando ng mga bagong puting damit ng batang si Kevin. Pauwi na sana ang matanda nang madaanan niya ang isang tindahan ng mga murang sapatos. Tatay, bili ka na o. 50 na lang po yan. Pang batang sapatos. Tura ng tindera kay Tatay Armando. Wala na bang tawad iyan? Tanong ni Tatay Armando sa tindera. Oh, sige, ibigay ko na lang po sa inyo ng 30 pesos, tatay, para po ba sa anak mo? Litanya ng babae. Oo, para sa anak ko. Nakatsinelas lang kasi siya nung pumasok kanina. Wika ni Tatay Armando. Tamang-tama po at mura lang ang sapatos na benta ko. Wika ng tindera at sinupot ang sapatos. Masayang-masaya naman si Tatay Armando at nakita na 100 na lamang ang natitirang pera sa kanyang bulsa. Habang naglalakad pa uwi, ay nakakita ng pagkain na tinda si Tatay Armando. Nakaramdam ito ng pagkatakam kung kaya't bumili ito. Inisip ni Tatay Armando na kainin na lamang iyon kapag dumating na si Kevin. Kaya kahit kumakalam ng sikmura dahil kamote lamang ang kinain ng matanda, ay tiniis nito ang gutom at hinintay ang pag-uwi ni Kevin. Nang dumating si Kevin, ay doon lamang kumain ng matanda at aliw na aliw ito sa mga kwento ni Kevin sa kanya. Naging masaya ang samahan ng dalawa at madalas ay tinitiis ni Tatay Armando ang kanyang gutom. Maibigay lamang ang pangangailangan ni Kevin kahit na hindi na hilingin pa ng bata. Isang araw tinik na tirik ang araw ngunit patuloy pa din sa pagtatrabaho sa bukid si Tatay Armando. Tatay Armando, mamaya na yan, tirik ang araw. Wika ng iba pang mga mambubukid kay Tatay Armando. Ayos lang ako, kailangan ko magsipag dahil isasali ko si Kevin sa Boy Scout. Wika ni Tatay Armando at patuloy pa din ito sa pagtatrabaho. Kahit na sinasaway na ito ng ibang mga taong nakakakita sa kanya. Ganon palagi ang ginagawa ni Tatay Armando at minsan pa nga ay natumba ito dahil sa pagkahilo sa sobrang tirik ng araw, ngunit tumayo pa din si Tatay Armando at nagpatuloy. Madalas din na sabihin ng matanda na meron na siyang pagkain at itinabi para sa sarili, ngunit tinitiis lamang ni Tatay Armando ang lahat para kay Kevin. Minsan pa ay kahit na umuulan at nilalagnat na si Tatay Armando, ay patuloy pa din ito sa kanyang pagtatanim. Isang araw, pag-uwi ni Tatay Armando, may mga pulis at may warrant of arrest na dalang mga ito. Ang kaso mo, Tatay Armando, ay pagnanakaw ng kalabaw. Wika ng mga pulis kay Tatay Armando. Gulat naman si Tatay Armando sa mga sinabi ng pulis sa kanya dahil wala naman siyang kinukuhang kahit na ano na hindi naman sa kanya. Napagkamalan lang si Tatay Armando dahil may nagnakaw at nag-frame up sa matanda dahil iniwan ang kalabaw sa lupang sinasakahan ni Tatay Armando noong mahuli na ang kumuha at dahil wala namang mga CCTV sa lugar nila, si Tatay Armando ang napagkamalan. Sinubukan pa ni Tatay Armando na magpaliwanag, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Tamang pag-uwi ni Kevin, wala na si Tatay Armando doon sa kanilang tahanan. Niwala man lang nagsabi sa batang si Kevin kung nasaan napunta ang tatay-tatayan niyang si Tatay Armando. Buong gabing umuulan at kumakalam na ang sikmura ni Kevin. Sakto at malakas pa ang kulog at kidlat. Mag-isa lamang si Kevin at takot na takot. Ilang araw na naghintay at naroon sa tahanan na iyon ni Tatay Armando si Kevin dahil sa pagbabaka sakali na umuwi si Tatay Armando, ngunit wala talagang umuwi. Iyak ng iyak noon si Kevin at hindi alam ang kanyang gagawin dahil sa biglang pagkawala ni Tatay Armando. At wala namang nagusang nagsabi o nagpaalam sa bata patungkol sa tunay na naganap. Makalipas ang 15 taon, abogado na si Kevin at dahil kailangan nitong pumunta sa kulungan dahil kailangan niya nakausapin ang isa sa mga hawak nila. Abalang-abala pa nung araw na yon si Kevin habang nagtatanong sa isang pulis at bigla na lamang nanlamig si Kevin nang makita niyang dumaan na kilalang kilala niya.
Para bang hindi makapaniwala si Kevin na sa ganong lugar niya mahahanap ang isang tao na matagal niya nang hindi nakikita. At iyon ay si Tatay Armando. Excuse me, pwede po bang malaman kung may preso ba dito sa inyo na ang pangalan ay Tatay Armando? Pagtatanong ni Kevin sa isang warden. Ah, si Tatay Armando. Siya yung pinakamatandang preso dito. Bakit? Kakilala mo ba siya? Tanong ng warden at nanamig naman si Kevin. Pwede ko po bang makita at makausap siya? Tanong ni Kevin at hindi na makapaghintay na muling makita at mahagkan ang kanyang tatay-tatayan na nawala sa mahabang panahon. Sige, teka, maupo ka muna doon at tatawagin ko. Wika ng warden kay Kevin. Sige, salamat po. Wika ni Kevin at nangatog ang tuhod ng binata. Tatay Armando, may dalaw ka! Sigaw ng warden at napakunot naman ang noon ng matanda dahil simula nang makulong siya ay walang dumalaw sa kanya na kahit na sino. Kaagad na tumayo si Tatay Armando at saka sumunod sa pulis palabas at naluha na lamang si Kevin nang makita na si Tatay Armando nga ang kanyang nakita. Patpate na ito at mababakas ang katandaan sa itsura nito. Sino ka? Kakilala ba kita? Kunot ang tanong ni Tatay Armando dahil hindi nito nakilala si Kevin dahil ganap ng binata ang dating batang kanyang kinupkop. Ako po ito, si Kevin, Tatay Armando. Umiiyak na wika ni Kevin at hindi na napigilan pa ang kanyang sarili at niyakap ang matanda. Ikaw na ba yan, Kevin? Naluluhang tanong ni Tatay Armando at hinawakan ang pisngi ng kanyang anak-anakan. Opo, ako nga po ito. Ano po bang nangyari? Bakit bigla ka na lang po nawala? Naghintay ako sa inyo, ngunit hindi ka na po bumalik. Umiiyak na tanong ni Kevin at hindi makapaniwala na muli niya mahahagkan ang kanyang tatay-tatayan. Payakap nga ulit sa anak ko. Wika ni Tatay Armando at niyakap ng mahigpit ang binatang si Kevin. Tatay Armando, isa na po ako abogado. Tinupad ko po ang pangarap ko. Umiiyak na tura ni Kevin kay Tatay Armando. Masaya ako na nakamit mo ng pangarap mo kahit na nawala ako sa tabi mo. Umiiyak na tura ni Tatay Armando. Opo, nakamit ko nga po. Naaalala mo po si Gurong Lolita? Siya pong kumupkup sa akin nang bigla ka pong nawala. Inakala po namin na baka umuwi ka po sa pamilya mo ako mag-anak, kung kaya't siya na pong tumayong magulang ko at tumulong sa akin para makamit kong pangarap ko. Pero bakit ka nga po pala biglang nawala at ano pong ginagawa mo dito sa kulungan? Pagkukwento ni Kevin at tinanong ng dahilan kung bakit nga ba naroroon ang tatay-tatayan niya na si Tatay Armando. Wala bang nagsabi sa'yo? Nung araw na yon ay kakauwi ko lang galing sa paglalako ng mga gulay. Nagulat na lang ako dahil bigla na lang akong inaresto dahil daw sa pagnanakaw ng kalabaw. Wala na akong nagawa pa para ipagtanggol ang sarili ko. Ni hindi din ako nakatawag o nakapagpaalam man lang sa'yo dahil wala naman akong matatawagan noon. Hindi ko rin alam ang numero ni Gurong Lolita. Kaya tinanggap ko na lang ang aking kapalaran. Mahabang paliwanag ni Tatay Armando. Doon lamang nalaman ni Kevin na pinagbintangan ang tatay-tatayan niya at nakulong sa isang maling hinala. Pinabuksan ni Kevin muli ang kaso ni Tatay Armando at ang binatang si Kevin na mismo ang naging abogado at humawak sa kaso ni Tatay Armando. Kalaunan ay nakalaya si Tatay Armando dahil napatunayan na inosente ang matanda at wala din namang katibayan na si Tatay Armando ngang kumuha ng kalabaw roon. Doon nalaman ni Tatay Armando na noong makulong siya ay walang alam si Kevin at wala din nagpaalam sa bata. May kumupkop kay Kevin na teacher at iyon ay ang gurong si Lolita na tumulong noon para makapasok sa paaralan si Kevin. Pinag-aral ito ng guro at ngayon ay tanyag na lawyer na si Kevin at hawak nito ang matataas na tao dahil sa galing. Nang makalaya si Tatay Armando ay inalagaan ito ni Kevin hanggang sa nagkaroon ng asawa at anak na si Kevin. Sa buhay ng tao, ang pagtulong ay hindi nasusukat sa estado ng isang tao. Hindi din iyon nasusukat sa edad.
Kung isang tao ay nais tumulong sa kanyang kapwa, basta galing sa puso at nais nito ang kanyang ginagawa, ay magagawa nito ang bagay na yon nang walang pag-aalinlangan. Ang pagtulong sa kapwa ay isang kaugalian na talaga namang hindi lahat ay kayang gawin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!